vlogging. Snowflakes falling down. It's Christmas time, but you're not here right now to put up the lights. The candles on the mantel, they don't flicker like they used to. With the snowflakes falling down, it's not Christmas time without you. Morning guys, it's Sunday and it's Vlogmas Day 5. Good morning. Ano sabi ni Pab? Good morning. Good morning, Pab. So kahapon guys, di ako gano'n nakapag-film. Pero isasama ko na lang yung film ko kahapon dito sa Vlogmas Day 5. Pumunta lang ako dun sa mga tela kasi gagawa tayo ng mga philo for souvenir. May tanggap ako. Ayun, hindi ko pa na i-tutorial yung paggawa ng philo. So, sublimation siya. Parehas lang din ng way ng pag-sublimate sa pan, ganyan. Pero, i-tutorial ko din siya pagtagal. So, ipopost ko din yan, yung philo souvenir. So, ayun, pwede din siya pang Pasko and pang giveaway sa mga binyag or birthday. So, maganda din siyang pang souvenir. Ayan, so, try nyo din. I-search yun, search yung philo. Ayan. Tapos, bumili din ako ng tela kasi papapalitan ko yung cover ng upuan namin dahil antagal na rin. Yung pinsan ko kasi nagtatahi siya. So, ayun, tinatanong na kung kailan ko na papapalitan. So, ngayon, kato paano, ayan, nakabili na rin ng tela. So, mura lang dun sa bilihan ng tela dahil talagang bagsakan siya ng mga tela dun sa Matimbo, Bulacan. Ayan. Kung sa mga gusto bumili ng mga tela na malapit lang dito sa Bulacan, dun sa Matimbo, mura yun. Mura-mura yung mga tela. So, ngayon, prepare muna ng breakfast na mag-i-size na muna tayo sa bahay. And ngayon, nag-decide muna ako na hindi muna ako mag-work sa shop kasi dito muna sa bahay. And pahinga muna kasi Linggo naman. So, ayun. Ayan, ito ang mga binili ko kahapon na tela. Ito yung sinasabi ko sa iyo, orange yan. Hindi naman masakit sa mata siya, tama lang. Tapos ito yung mga cotton na ginagamit natin sa pillow.
guys, nagde-design tayo sa Photoshop ng aesthetic wall art design. Supposed to be magpe-painting ako, pero dahil kulang na kulang tayo sa time, ngayon lagi tayo naghahabol ng oras dahil meron tayong mga gawa sa shop. So, nag-decide ako na mag-design na lang tayo sa Photoshop and ipiprint natin. Ayan. So, kumuha ko ng mga image sa Google and pinag-experiment ko na lang, pinaghalo-halo ko na lang yung ibang image para makabuo tayo ng bagong design. So, ayan. And ilalagay natin yan sa kitchen. So, yung paglalagyan yan, hindi ko pa naaayos. Kaya, ayan na muna yung ating ipapakita kung paano siya gawin. So, dahil A4 size pa lang yung magiging printout natin, dahil wala pa tayong printer na malaki. So, ang gagawin natin is paghahati-hatiin lang natin yung ating printout. Ayan. So, kinakat na natin siya, guys, hanggang dun sa image na print natin. And then, lalagyan natin siya sa likod ng double-sided tape. So, ididikit natin siya sa illustration board and pagdidikit-dikitin natin yung bawat image na print out para maging isang malaking image. By the way guys, yung size niya is isinize natin sa isang 1/4 na illustration board. Illustration board naman guys sa 1/4 is yan ang magiging frame natin ng ating wall art and then didikitan natin siya ng sticker. So yun guys, yan na yung ating aesthetic DIY wall art. So, ito naman guys, yung sublimation. So, supposed to be katsa dapat yung aking binili. Pero, dahil meron naman tayong extra doon sa ating biniling mga tela, so, dito ko sa puti siya nilagay. Tapos guys, kumuha lang ako ng patpat sa labas and nilinis ko na rin yan. Yan yung gagamitin nating panghang. Ayan. So, ito is papakita ko lang sa inyo na ganito yung itsura niya. Ayan. Ihahang natin siya sa kitchen kasama ng mga aesthetic wall art. Pero hindi pa siya tahi dun sa lahat ng gilid. So, tatahiin ko pa siya. Ayan. Ito yung ihahang natin kasama ng mga aesthetic wall art design. And then, pinalitan ko na rin yung cortina dun sa lagayan natin ng sapatosan. So, nilagyan ko na rin siya ng design na aesthetic. Ayan. Diba, yan yung mga uso ngayon eh. Pero katsa sila. So, ito is white naman. And maganda naman yung output niya. So, okay na din yan. Ay, kaya bumili na akong sisig. Good evening guys, gabi na naman and I will end this vlogmas day 6. Pinagsama na natin yung 5 and 6 dahil medyo talaga hindi na natin kinaya sa time. Pero as much as possible, gusto ko talaga na everyday vlogging.
and everyday na makakapos ako ng vlogmas, ayan. So, pero kung talagang hindi kaya, is pagsasamahin ko na lang siya minsan. So, ayan. Pero try pa rin natin na makapag-update tayo daily, ayan. So, sana guys, is nagugustuhan niyo po yung mga sinishare kong vlogs, ayan. And sana may natutunan kayo kahit papayo. So thank you for watching guys. So see you tomorrow on Vlogmas Day 7.